As we all know, matunog nga po ngayon ang pangalan ng anak ni LeBron na si Bronny James sa NBA draft, hindi dahil sa kanyang skills, dahil ayon sa ilang mga analyst, nagmumukhang buy one take one nga daw ang kung sino man ang kumuha sa kanyang anak. Bakit nga ba? Well, alam naman natin na gagawin lahat ni LeBron para magkasama silang dalawa ni Bronny sa iisang team. Ito rin naman ang kanyang pangarap noon pa bago siya magretiro, pero kahit man nga sinabi na ni Rich Paul na ayaw nang makasama ni LeBron ang kanyang anak, hindi rin naman ibig sabihin nito na wala nang magkaka-interes sa kanya. Dahil noong nakarang araw, another news comes up dahil nakisali na rin naman ang Minnesota Timberwolves sa pagkuha kay Bronny James. Ano nga bang ibig sabihin nito? Tara na't pag-usapan natin yan at talakay na posibleng maitulong ni Paul George sa Golden State Warriors. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, sa June 26, June 27, mga Kawan Stories, gaganapin na ang NBA Draft at marami ditong excited, hindi dahil sa mga top prospect, kundi dahil sa anak ni LeBron. Hamakin nyo simula draft combined hanggang ngayong preparasyon sa NBA Draft, headline ng lahat ng mga balita sa US si Bronny. Mas pinag-uusapan pa nga ngayon ng mga analyst at fans si Bronny kesa sa potential number 1 pick na si Alexander Czar. Ayon nga kay Shams ng The Athletic, sa 10 teams na nag-imbita kay Bronny, dalawa lamang dito ang nag-workout siya, ang Lakers at ang Phoenix Suns. Pero hindi ibig sabihin na sa dalawang team lamang ito iikot si Bronny, bagkos ayon sa isang report na kisali na rin naman sa kanya ang Minnesota Timberwolves. Malaki nga ang chance ang kun nito ng Timberwolves sa first round dahil meron silang hawak na 27th overall pick. Pero gaya ng sinabi ni Rich Paul, hindi porket kinuha na ng isang team sa Bronny ay dun din ang tuloy ni LeBron. Nilinaw nga nito na ayaw mangialam ni LeBron at mas gusto nga nitong makuha si Bronny ng isang team dahil sa maiaambag nito at talento, hindi dahil sa kanya. Malinaw nga na ayaw ni LeBron mapunta si Bronny sa isang team na kukuha siya ng mababang kontrata gaya ng Phoenix Suns. Kaya malinaw, wala nang chance ang Phoenix Suns kay LeBron. Sa kabilang banda naman, tungkol sa posibleng maitulong ni Paul George sa Golden State Warriors, definitely a win-win situation ang kalalabasan kung matutuloy ang trade ni na Klay Thompson at Paul George. Ayon nga sa report ni Brett Siegel, dahil nga naghahanap rin si Paul George ng team na magbibigay sa kanya ng malaking kontrata, fit nga siya para sa Warriors. Magbabawas rin naman ang team na ito ng salary cap space para sa kanya. Pero ang tanong, ano nga bang maitutulong nito in the first place, lalo kay Stephen Curry? Well, first and foremost, superstar ito literal. Madali nga itong makakapag-adjust at magkakaroon ng chemistry lalo kay Stephen Curry. Well, kung shooting ang pag-uusapan at scoring, no question, maaasahan ito lalo sa clutch shot. Magkakaroon nga ang Warriors ng Batman and Robin gameplay. Curry, Paul George, total package ito si PG-13. May laro sa loob, maaasahan mo pa sa labas. Kaya overall mga Kawan Stories, napakagandang kombinasyon ang mabubuo ng Warriors kung matutuloy ito. Ang disadvantage lamang, ang pagiging inconsistent ni Paul George kapag postseason na. Minsan nag-i-struggle and worst, prone to injury naman ito minsan. Pero kung talento ang pag-uusapan, napakagandang duo ito kung matutuloy ang dalawa. Ika nga ng iba, upgraded version ito ni Klay Thompson.